Makalipas nga po mga idol ang isang taon mula nang simula na itayo ang bagong arena ng Los Angeles Clippers ay ipinakita na nga po ito sa publiko. Yan nga ang ating unang pag-uusapan ngayon na sasamahan ko na rin ng mga NBA games ngayong araw at ang balitang opisyal na nga pong magbabalik ang superstar ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't simulan na natin yan. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, isang taon na rin naman nga po ang nakakalipas mula nang simulan ang pagtayo sa bagong arena ng Los Angeles Clippers sa lugar na Inglewood na pinangalanan bilang Intuit Dome. Bali, ayon nga po sa inilabas na update ng presidente ng Los Angeles Clippers, nagkakahalaga nga po ang kanilang bagong arena na mahigit sa $2 billion. Meron nga itong 18,000 na seats at maglalagay pa nga po sila ng iba't ibang mga teknolohiya. Pero gagamit rin naman nga sila dito ng baterya at solar panel habang sila ay nagsasagawa ng mga basketball games. Kaya napaka-positibo nga po ng epekto nito at komunidad at sa environment. At pagdating naman nga po sa paggawa ng kanilang bagong building, napakarami nga po silang nagawa sa isang taon pa lang. Pero syempre, maghihintay pa naman tayo hanggang sa taong 2000 o 2024 bago tuluyang magamit ng Los Angeles Clippers ang kanilang bagong arena. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa mga laro ng NBA ngayong araw, November 24. At sisimulan nga natin niyan sa pagkapanalo ng Cleveland Cavaliers sa kanilang laban kontra sa Portland Trail Blazers sa score na 114-96 sa pangunguna ni Donovan Mitchell na kumana ng 34 points. Pinalamig rin naman nga po ng Atlanta Hawks ang napakainit na team ng Sacramento Kings matapos nila itong talunin sa kanilang laban sa score na 115-106 gamit ang 35 points ni Trey Young. Nakakuha naman nga po sa wakas ng panalo ang Miami Heat ngayong araw sa kanilang game kontra sa Washington Wizards sa score na 113-105. Salamat sa pag-step up ng kanilang mga manlalaro sa pangunguna ni Kyle Lowry na nakapagtala dito ng 28 points. Habang tinalo na naman nga po ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa score na 125-112 sa pangunguna ni Jason Tatum na kumuha ng 37 points at si Jaylen Brown na 31 points. Dumako naman tayo mga idol sa ating huling storya ngayon sa balitang opisyal na nga pong magbabalik sa wakas ang superstar ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Chris Haynes ng Yahoo Sports, sigurado nga po na maglalaro na sa lineup ng Los Angeles Lakers ang kanilang superstar na si LeBron James sa kanilang susunod na laban kontra sa San Antonio Spurs. Pero paalala ko lamang mga idol, magkakaroon rin naman nga po ang Lakers ng back-to-back games sa November 26 at 27 kontra lamang sa San Antonio Spurs. Kaya asahan na nga po ninyo na posibleng mawala muli si LeBron sa pangalawang laro ng kanilang back-to-back games. Gayong kababalik pa lang naman nga po nito sa natamo niyang injury sa kanyang singit at kailangan pa nga po niyang ingatan ng mabuti ang kanyang katawan. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. So yun lamang mga idol, isang malaking shoutout sa lahat. Maraming maraming salamat po.